pagbaba ng self-esteem at pagkakaroon ng depression. Ilan yan sa mga posibleng maging kahinatnan ng corporal punishment o pagpaparusa sa physical na paraan ayon sa mga eksperto. Nakatutok si JP Soriano. Sa batang edad, mayroon ng tatlong anak si Ana, hindi niya tunay na pangalan. Isa sa paraan niya sa pagdisiplina sa mga anak, ang pamamalo. Napalo ko ng hanger yung anak kong babae. Kasi, tawag dito, sa sobrang likot niya tapos sa sobrang sa stress ko na din. Ang tawag sa ginawa ni Ana, corporal punishment o pagpaparusa sa pisikal na paraan. Ayon sa isang child psychologist, base sa pag-aaral, bukod sa masamang epekto sa pisikal, mas malalim daw ang iniiwan sa pagkatao at karakter ng bata kapag sinasaktan. Nakakababa raw ito ng self-esteem. Pwede rin itong mauwi sa depression. Well, worse can actually like punong-puno ng galit na hindi na ilabas. So, and then it can lead to so many different psychological, mental conditions. Ayon sa isang pag-aaral ng 2016, tatlo sa bawat limang Pilipino nakaranas ng physical at psychological violence. At kalahati sa mga kasong ito ay nangyari sa loob mismo ng mga tahanan. Base rin sa parehong pag-aaral ang corporal punishment, ang isa sa mga pangunahing isyong nais talakayin. Ayon sa mga eksperto, wala namang masama na disiplinahin ang mga anak. Pero ang pagdidisiplina, kung minsan ay nagiging pang-aabuso na raw. Paulit-ulit ginagawa at patindi ng patindi. Yung una, ganito lang muna, hindi nagtanda, so lalakasan ko. So talagang darating yun sa punto na minsan kahit magulo, hindi mo nalalaman, abuso na pala yun. Kaya tutol ang grupong Child Rights Network sa pagvivito o hindi pagpirma sa batas na Positive and Non-Violent Discipline of Children Act na layon sanang magbigay ng proteksyon sa mga kabataan kagaya ng sa mga matatanda. Ayon sa grupo, tila paurong ang hakbang na ito dahil taliwas ito sa pangakong protektahan ang mga bata at ipagtanggol ang kanilang karapatan laban sa karahasan. JP Soriano, Nakatutok 24 Oras.